Bad trip na naman dito sa Canada, kabayan. May strike na naman, Diyos ko po. Pero, this is not just any other strike. By far, this is the biggest strike in Canada's history. And frankly speaking, medyo nakakatakot at concerning siya, kabayan. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyong lahat, mga kabayan, and welcome back sa another vlog. At sa vlog na ito, guys, alam nyo naman, pag-uusapan natin ang strike na nangyayari dito sa Canada ngayon, no? Pero bago ang lahat, guys, again, I just want to start, before starting this video, I just want to thank everyone na nag-subscribe sa channel ko, guys. 17,000 na tayo, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. And sa vlog na ito, guys, hindi ako maglalakad-lakad sa labas kasi medyo maginaw siya at tinatamad ako maglakad sa labas, ano. So kaya ito muna yung setting natin. Kunyari may studio tayo, no. Imagine nyo na lang na may magandang lights ako sa likod and all that stuff. Okay. So enough with the sat-sat, guys. Pero yun na nga, mga kabayan. April 19, 2023, nung nag-decide ang Public Service Alliance of Canada na mag-strike. Exactly 1 week ago, guys. Grabe, akalain yun, 1 week ago na itong strike na to. Initially, akala namin, you know, masosolve naman na yung mga problema nila or yung mga issue nila or yung mga demands nila in a day or two. Pero akalain yun, guys, inabot sila ng 1 week. And approximately 155,000 na employee ang nasa strike ngayon, no? So, that's a lot of number. That's a big chunk. Almost all na yan, siguro, if hindi man lahat na employees na nasa strike, guys, no? Ano nga bang ibig sabihin nito? Basically, delays. More delays, mga kabayan, ano? So, that's nothing new naman, but the problem is mas lalong magkaka-backlog dito sa mga applications nila at sa system nila. So, as far as I can remember, the last time I remember something like this was during pandemic, no? During COVID. So during COVID naman, voluntarily hininto ng Canada ang all applications related to immigration dito sa Canada. But this time, guys, ang mga empleyado na naman ang dahilan bakit natigil or matitigil ang mga application, ano, anything regarding sa immigration application. So ayan, problema na naman, guys, no, grabe, walang katapusan talaga ang problema, Diyos ko po. So sabi naman nila, almost all the negotiations are done except for a few na lang, no. So yung a few na yun, guys, is ang wage increase. Siyempre, alam naman natin, that is a very common reason naman talaga. So ang dinidemand ata nila is a 4.5, dinidemand ng union, ano. So yung representative ng mga federal employees is ang 4.5% na increase, but ayaw ibigay ng gobyerno kasi daw masyadong mataas. I'm gonna again post some videos or pictures on the screen para mas mabigyan kayo ng accurate na information. And ang next one is gusto ng mga employees and ng union na manatili pa rin ang work from home na system, no. So dun sila medyo nagkakaproblema ng gobyerno kasi medyo nag-aalanganin ng gobyerno na ibigay yun sa kanila, hence that is why nga na-stretch sa 7 days ang strike na ito, no. But personally, guys, I really hope na hindi pa ma-stretch ito ng mas lalo, ano, guys, no. I don't wanna, you know, I don't want this situation to be stretched out a month kasi that's gonna affect people like us, no. But before we proceed, I just want to remind you all na nag-o-offer ng free program advice ang SLE Planner, which basically means kung ikaw ay nagnanais na pumunta dito sa Canada as an international student at hindi mo alam kung anong course ang para sa'yo, connect with them and they most likely will be able to help you out. Or in general, kung hindi mo alam kung anong pathway ang para sa'yo, connect with SLE Planner, guys, makakatulong sila sa inyo for sure. And at the same time, I just wanna let you know na nag-o-offer din ako ng mentorship program. You can book a 1-hour call session with me kung ikaw ay pupunta dito sa Toronto or anywhere dito sa Ontario and you have questions, anything regarding dito, guys, no. And I will be providing a promo code, guys, that will give you 15% off. So ngayon, ano nga ba ang mga services na maapektuhan dahil sa strike na ito? Ano nga ba yung mga service na madidisrupt dahil sa strike na ito? So basically, guys, lahat ng mga services within Canada that involves sa federal employees ay maapektuhan talaga, no. So kagaya na lang dun yung mga immigration services, so yung IRCC, yung Service Canada, basically pagkukuha ng SIN. So actually, may mga Service Canada nga dito na may mga location dito na sirado na sila, no. So isa na din yun sa apekto ng strike na ito, no. Ano pa ba yung CRA, actually, guys, yung taxing, yung Canada Revenue Agency, so yung mga anything regarding sa tax, maapektuhan din yun. So ilan lang yun sa mga maapektuhan dahil sa strike na ito, guys, no.
And moving forward guys, sino nga ba ang maapektuhan sa strike na ito? So actually lahat tayo maapektuhan sa strike na ito, lalong-lalo na yung mga nasa Canada. Yung mga nasa Canada na kagaya po na nag-aantay ng kumbaga result no or decision sa application nila, kagaya ko na lang na nag-aantay ako both na ma-invite ako for my PR application and at the same time nag-aantay din ako na ma-extend ng aking work permit. So biro niyo yun guys no, February pa ako nag-apply for my work permit din no. So February, March, April. Patapos na yung April, mag-May na. So, mag-aapat na buwan na ako nag-aantay and nag-strike na naman ngayon. So, wala. Delayed na nga before. Parang medyo mabagal na yung kilos ng application ko. Mas magiging mabagal pa yung processing time ng application ko, guys. Gawa nga nung strike. And of course, pagbabalik na sila, you know, pag magba-back to normal na yung system nila or yung work nila or wala nang strike, eh syempre, may backlog na naman sila guys. So parang mas magkakaroon lang ng delays in short, no? So isa naman, madami din akong parang may mga nababasa din ako na mga tao na nagtatanong kung maapektuhan ba sila na yung mga tao ay na wala pa dito sa Canada, no? So yung out of the country pa sila. So as far as I know and as far as I have researched, hindi po kayo masyado maapektuhan in a way na hindi naman kasi out of the country kayo guys, diba? So yung mga nagsa-strike lang naman is yung within Canada, yung federal employee nga nila, no? So yung anything yung operation sa out of the country, let's say nasa Pilipinas kayo, so yung operation dun sa embassy ng Canada dun tsaka yun na embassy ng Canada dun, hindi siya masyado maapektuhan kasi nga parang kumbaga independent sila. Correct me if I'm wrong, no? Pero yun yung pagkakaintindi ko. So at the same time guys, you can still apply naman online for anything related to your work permit or study permit or tourist visa and whatsoever. So pwede pa rin kayo mag-apply kasi nga I think that is parang in a sense na out of the, 'di ba, nasa out of the country kayo. So it's still you're still okay to apply, ano. Pero yun na nga, we should keep in mind na we should expect delays talaga gawa nga ng mga recent events. So how long is the strike gonna last? Wala akong idea guys, no. I hope may masagot ako sa inyo pero wala talaga based on what I've seen sa news. Medyo malabo siya na, you know, it's gonna end very very soon kasi parang syempre ayaw din bumigay ng gobyerno, you know. They have their own reasons na din, and then of course yung union, they stand for what they fight, ano. So I just really really hope na they reach a mutual understanding na sana, you know, they will make a decision and sana bumalik na you know, sa regular ang processing and whatsoever. So sa lahat ng mga nanonood and sa lahat ng mga nag-aantay ng you know, decision sa papers nila, huwag po kayong mawala ng pag-asa. I don't think that this will last for a month. Patay tayo dyan, you know? Hopefully hindi siya mag-last for a month guys. Still parang inevitable naman talaga yung delays, you know. That's just gonna, this situation is just gonna cause more delays. So laban lang po tayo, no. Be strong po kayo and including me, be strong din, ano. So yun lang po muna I guess. I just wanted to give you guys a quick update kung ano nangyayari dito sa Canada guys, no, para din sa mga viewers ko na hindi pa nakapunta dito sa wala pa dito sa Canada. That's what I meant to say guys, no. So yung mga viewers ko na wala pa dito sa Canada, may visa na sila or parang nagbabalak pa silang pumunta ng Canada, nag-apply pa ng visa and whatsoever, at least aware kayo sa kung anong nangyayari ngayon and para naman you can act accordingly, ano. So that's it. Yun lang po muna for this vlog guys. Maraming salamat kung tinapos niyo yung video. And again, I just wanna say thank you sa lahat ng mga nag-subscribe. So having said that, don't forget to subscribe to my channel mga kabayan. Maraming salamat sa inyo. And comment down below kung may topic suggestions kayo. And that's it. Mag-ingat po kayong lahat. Kabayan, see you dito sa Canada. Peace.